magandang araw po. Isang mapagpala pong araw sa ating lahat. Mayroon tayong tanggap na Eureka Stanpan. Eureka Stanpan ito na. Yung tinanggal ko lang yung paalam doon sa labas. Ayaw daw umikot, sabi ni Tomer. Unang-una is mag-check muna tayo sa yan ang tester natin. Mag-check muna tayo sa coil kung mayroong kung okay. Ayan. Kalipit muna natin yung tester kung makikita sa ating camera. Ayan, kita. Ito po, i-tester natin ito. Tapos, pindutin natin yung 1, 2, 3 na switch kung gumagana yung makina niya. 1, yun, mayroon siya, di ba? 2, 3, mayroon. Yun, mayroon siya. Ibig sabihin, umaandar, gumagana itong makina, kaya lang hindi umiikot. Subukan natin i-plug in sa 220. Number 3 na kagad yan, oh. Parang ano yata, yun o, umuugong yung nagbabibrate lang siya pero hindi umiikot. Off natin. I-check natin ngayon yung pinakang propeller kung matigas. Matigas nga siya, oh. Matigas. Yan. Tanggalin lang natin yung cover. Wala tayong problema sa coil at sa cord or sa switch. Ang problema natin ay sa nasa pinion mismo doon sa nilagyan ng blade. Dumikit sa loob. Natuyo siguro yung pinakagrasa. Yan. Tanggalin natin. Matigas-tigas lang. Matigas-tigas lang yung blade. Tanggalin. Matigas na talaga. Matigas. Tanggalin natin ito. Baliktad. Pagtanggal ng lock niya ay baliktad yung ikot. Di pa ganyan. Patik-tay-tay ito. Pa ganyan talaga yun. Yun. Baliktad yan. Tapos tanggalin natin itong pinakang pa niya. Dumikit. Ayaw. Tamatanggal din. Matigas talaga, matigas yun. Dumikit. Ang ibig sabihin, i-overhaul natin ito. I-overhaul lang natin yung buong makina. Kalinisan yung pinakang bushing niya doon sa loob. Nag-hold sa dito sa nag-hold dito sa ano, pinaka-pinyo na ito. Linisan natin yung pinaka butas niya doon sa loob. Ma-sinanoyot yung siguro yung ano doon yung grasa or anong likido na nilagay nila. Yan. Medyo matigas-tigas lang. Medyo matigas-tigas lang yung ano niya. Yung lock. Yung stopper ng blade niya. Para hindi mapunta doon sa kabila. Tama, ano. Yan. Yan. Tapos ito. Tingnan natin kung mayroon. Tanggalin natin talaga ito lahat para ma-overhaul yung pinaka-makina niya. Thank you.
Dito, meron din itong tornillo dito sa likuran. Ayan, tanggalin natin din. Yan po yung pinakabuong makina niya. Masensya na po kayo, ma-enjoy ngayon kasi malapit tayo dito sa bubong yun o. Yero, umuulan sa labas. Watch and listen na lang kung anong matutunan natin dito. Sa mga lalong-lalo na po sa mga nagsisimula o simula na or kayo lang mas po kahit hindi kayo technician kung basta may ano lang kayo sa gawain mga simpleng sira lang ba ng electric pan kahit sa bahay nyo lang kaya mo na gawin ito. Yan tapos tanggalin din natin yung pinaka spoon to globe. Apat na slow. Wala na ito yung laman yung ano natin. Wala na ito laman yung pang tagal natin ng tornillo. Ito na lang, maliit. Mabili sana yun. Lagyan natin mamaya itong bago para sa sunod lang gawa natin hindi masira yung table tie nya nasa malutong kaya ayan siguro no? Yan. Malambot yung sa likurang banda dito yung may naka may ano may problema sa harap natin hugasan natin ng ano yan basa natin niya para nanunuyot yung ang ano tawag ito yung grasa ilagay nila. Hanap lang ako ng ano tisyo tsaka yung gamitin natin na pang linis ay ito yung Hudson reducer yan panglinis natin dito sa pinakamapinyon dito kasi yung lumagkit kita mo yung kulay brown na siya tanggalin natin yung minsan dito para yan. Huwag na huwag nyo po gagamitan ng liha ito o para iwas sira ng pinyon natin. Pag ginamit mo kasi silang linya, pag na ang liha, nagagasgas ito. Kasi kami customer na kukus ko lang yung video. Ito po yung isa, ito nalinisan na natin itong yung pinaka pinyon nito, nilinisan na natin to. Yung isa na naman yung lagyan natin, itong linisin natin yung ito, pinaka loob nito. Para makuha lang ganyan yung lagkit basahin lang natin ng Hudson reducer yung tissue tapos ilagay natin dun sa butas at saka yan dun sa pinaka butas tapos ikot-ikotin natin para matanggal yung lagkit dun sa loob ng butas. Tanggal lang yung dumi ba kasi yun ang dahilan na ayaw umiikot.
Yun, ibalik na natin para tapos subukan natin paanda rin. Malambot na siya. Oh. Malambot na siya. Kanina hindi mo maikot yan. 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 I-close ko lang muna to kasi may nag-mimusic doon sa labas. Baka makakopirete yun. Ito na po yung Eureka natin. Nakatik ko na yung tornilyo tapos nilagyan natin ng cable tayo yung dalawa dyan. Tapos yun yung malambot na siya. Subukan natin ngayon i-plug in sa 220. Saka subukan natin kung gumagana siya. Yun. Naka-plug in na pala yun. I-on natin na number 1. Number 1 yan. Yun, umiikot na siya yan. Umiikot na siya. Number 2. Number 3. Yan yung tulin na yung ano niya. Tulin yun. Yan. Si Bing. Okay na yung makina natin. Labig na ano lang yun. Natuyuan ng rasa sa loob. Lagyan natin ng tornilyo. At saka lagyan ng... Ulit natin yung mga tinanggal natin na mga screw para magiging okay na lahat. Mas bukan natin kung malakas na yung hangin niya. Ito. Ayan. Ito, lagyan natin muna ito. Para makita yan. Simbol na natin yung ganito. Balik natin yung mga cover niya para malagay natin yung pinaka propeller or blade, fan blade. Ang kulang yata yung screw natin sa likuran to, baka gumulong. Lagyan natin muna yung likuran ito. Kanina na tinanggal natin. Yan. Yan. Tapos yung ito yung sentro nito. Nawala. Yan. Tapos yung ito yung screen nya, screen sa taas, lagay natin yan, lock, another lock. Tapos yung blade, paglagay ng blade is mayroon itong guide na parang yung half moon yan, half moon yan. Dapat itapat lang dito sa half moon din. Yan. Hindi yan papasok pag hindi naka tapat. Yan. Yan. Tapos higpit. Yan yan. Pahigpit. Iba yung thread nito. Pabaliktad.
Kaya minsan yung baguhan ka, hirapan ka magtanggal ng lock. Kasi iba yung thread niya, baliktad. Yan, kunting linis para may kunting salamatan si customer. Tapos ito pa yung sa taas din na ito rin yung isang kabila, yun o, pares na yun. Linisan din natin bago ibalik sa taas. Lalakyan ng sigurado para baka malaglagan si tumer. Ayun, ngayon naka-plug in yan sa 220. Subukan natin i-on yung number 1 nya. Ayun o, umiikot na siya, number 1. Ayan. Ayan, number 1. Number 2. Ayan. Number 3, yan. Yan. So, yun ang matulin yung ano niya. Matulin yung takbo niya. Yan. Okay din yung panya. Rotate. Okay din yung rotate niya. Yan. Tayo natin yan. Nag-iiling-iling siya. Yan. So, okay na guys. Sana po may natutulan tayo kahit konti kung paano ayusin yung mga ganitong problema sa ating bahay. Para kahit kayo na lang gumawa, hindi na kayo kailangan pumunta ng shop. Pero kunting ingat lang naman doon kasi minsan nakakalimutan natin doon naka-plug in pa plus 220 para makuryente kayo. Kailangan tanggalin mo talaga sa outlet muna bago kamay-kamayin doon sa loob. At saka ingatan nyo na rin yung pinaka-coil nya, baka maputol. Doon lang kayo mag-concentrate sa pinakasira. Maraming salamat po sa makapanood ng video na ito. Sana po may natutunan tayo. Makadaan sa aking channel ay pwede ka dito. Welcome ka dito. And mag-subscribe po sa mga bago. Maraming salamat po. And God bless you all. Bye.